So makikita po ninyo sa kanilang pag-ugali yung strong will to defend the country as their responsibility. Dapat ganun din po tayo dito sa Pilipinas. Tulad ng laging inaawit natin sa lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa iyo. Tumitindi po yung tensyon, mga kababayan, dito sa ating region of a possible war. With the possible Chinese invasion po ng Taiwan. Mr. Marabilla, saan niya? Nakakatakot naman lagi yung mga kwento mo ngayon. Eh, paano? Ito yung talagang dapat na maganap. All these things must come to pass, sabi po sa Bible. And there will be wars and rumors of war. So, hindi natin maiwasan po ito kasi nasa we are now on the edge of time. End time. Ito yung mga end time news. Di ba? So the whole world, mga kababayan, is on the brink of war. Yung mga Taiwanese po, nagre-ready na. At sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pag ganyan nangyari itong sabi plano ng China, as reported by the U.S. intelligence, by the U.S. general pala, na it could happen, mga kababayan, before 2025, apektado, damay ang Pilipinas because of the proximity ng Taiwan sa atin. Nasa dulo lang ng Northern Philippines po. Taiwanese civilians brace for China invasion, sabi po rito. With the imminent threat of an invasion by its northern giant neighbor China, Taiwan is strengthening its defense capabilities to protect its democracy. Kasi tama yung sinabi natin na if you want peace, you have to prepare for war. Bakit ganon, mga kababayan? That is an old Latin adage. Kasi ganon na nugali po ng tao. Pag mahina ka, ibubuli ka talaga pag mahina ka. So you have to be ready to defend yourselves. Ganon. Kaya throughout history po, talagang isinulat ang ating ang istorya ng mundo sa dugo. Kaya yung mga bansa, before sila, mga kababayan, na ipinanganak, talagang na dumanak yung dugo. Kahit yung ating bansa, di ba? Before tayo na nagkaroon ng independence. Kasi yung pananakop ng mga dayuhan, laging pinagandaan po. At yung enemies, papasok yan sa pamamahay mo. Pag wala kang defense, pag wala kang tawag dito, malakas na defense, ganun lang po yon. You will become prone to the enemy attack. So, that's the reason why lahat ng bansa, mga kababayan, mayroon silang armed forces to protect the territory. So sabi rito sa balita, Taiwan is allocating at least 2.4% of its gross domestic product to the defense and military training. But aside from this, the Taiwanese themselves are taking up arms in preparation for potential invasion by forming government sanction in corporate sponsored civilian forces. So bumubuo na sila ngayon ng civilian forces, mga kababayan, taking arms to defend the territory. Kamusta kayo, mga kababayan nating Filipino diyan, mga OFWs? Paki-react po, kamusta yung sitwasyon ninyo diyan sa Taiwan? Tensyonado na ba? Or relax lang yung mga Taiwanese? Eh, minsan po, yung mga tensyonado lang yung mga window. What? Pero as you observe sa paligid, if you observe sa paligid po,
Taimik naman po. Normal yung galawan. So, sabi rito mga kababayan, according to Taiwan Foreign Ministry Joseph Wu, majority of Taiwan soldiers, currently a force of at least 160,000, are in voluntary service. He said, more and more young people are taking arms to defend their country as the government provides them military skills. This is the type of passion among the young people in serving for the country. After Hong Kong, and especially after the war in Ukraine, we see younger people here in Taiwan. Their will, their desire to serve in the military to defend Taiwan has been increasing, sabi po ng Taiwanese official. Talagang sakto po yung description ng Bible, and there will be wars and rumors of wars. Wu said, the Taiwan government has created an all-out defense organization agency to mobilize its citizens through local governments, different government agencies, and non-government organizations on the grassroots level. So the government has also organized a series of survival trainings for civilian volunteers and ordinary citizens, teaching them how to use weapons to defend themselves in the event of an invasion. So siniseryoso nila, mga kababayan, yung mga balita tungkol sa possible invasion ng China na posibleng mangyari, mga kababayan, stated by a senior US general, Air Force general, na pwedeng mangyari, mga kababayan, before 2025. Wu said, Taiwan's civic defense movement is a lesson they drew from the Russian-Ukraine war, where ordinary Ukrainians, on top of their military, take up arms to defend their country. Para ma-augment yung puwersa, mga kababayan, kasi maliit sila eh. Maliit na bansa. We want to be able to help the military to make sure that they are able to fight for Taiwan, Wu told select members of the international media at a press conference. The Taiwanese official said their military is looking into the decentralization of defense, localizing it to reach the ordinary people. They are also trying to acquire small, personal, mobile, and lethal types of weapons that civilians can use if invaders come ashore. So, makinikinita na po natin, mga kababayan, kung ano yung magiging future. In the Bible, mga kababayan, pag binasa po ninyo, during the conflict that will happen in the tribulation period, talagang kahindik-hindik. Ang haros hindi mo maabot ng ating pagintindi or understanding, may gera na, lumilindol pa, at kung ano-anong mga natural calamities yung tumatama sa mga bansa sa mundo, parang wala lang sa kanila, tuloy lang ng pag-aaway. What? Ganon ang description ng tribulation period po. So sabi rito, mga kababayan, Wu said, the Taiwanese government is looking into the possibility of tapping civilians to help defend the country in case of an invasion. He said they have been studying the experiences of some Central and Eastern European countries in engaging in territorial defense and how they mobilize their civilians for their national defense. Talaga pong nakakapanindig ng balahibo po ang ating future. Sabi po niya, defending Taiwan is our own responsibility. If we are not determined to defend ourselves,
We have no right to ask others to help us. The U.S. or any country cannot help Taiwan more than Taiwan wants to help itself. Sabi po Taiwan official. So makikita po ninyo sa kanilang pag-ugali yung strong will to defend the country as their responsibility. Dapat ganun din po tayo dito sa Pilipinas. Tulad ng laging inaawit natin sa lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa iyo. Kasi nga po, mahirap yung walang bansa. We will become a wandering Filipinos tulad ng wandering Jew. Walang bansa for almost 1,900 years. Kaya po, nang makabalik yung Israel, in 1948, May 14, talagang pre-namish nila sa kanilang mga sarili to defend their country with their might, with all their might. Pero sabi rito mga kababayan, despite preparations for an invasion, the Taiwanese people are hoping war would not happen. Siyempre, tulad natin dito po, ayaw man natin ng gira kasi walang panalo doon. Lahat talo. Diba? The hope of the people here in Taiwan is we would not let war happen in this part of the world. If there is going to be a war, of course, it's going to be a disaster for Taiwan. In a war, Taiwan might suffer, but so will China, Wu said. And tremendously at that. So, parehas mga kababayan, yung sasapitin nila. Siyempre, may mga armas din na malalakas yung Taiwan. So, hindi pwedeng yung na-destroy lang yung Taiwan. Sisiguraduhin mga kababayan, ng Taiwan na the same yung mangyayari po. The same intensity of destruction as they are defending their country. Ganon ang determinasyon to fight, to defend their territory ng mga Taiwanese. Taiwan is not defenseless, sabi po niya. And I am sure that fellow democracies are also thinking about some ways to sanction China. And China is going to bear the consequences of its military actions. Apart from strengthening its defense capabilities, Taiwan is also trying to engage more with other democratic nations, especially the US, in security issues. So parehas po natin. This is so, there will become a very strong deterrence against the Chinese aggression against Taiwan. I would like to continue to urge the international community to pay attention to the possible Chinese invasion of Taiwan. There are more and more countries who pay attention to peace and stability in this area. And when there are more countries that are concerned about the Chinese invasion, they should urge the Chinese government not to do it. Taiwan is also asking for support from other nations in terms of their defense capabilities. In the process, in preparing for our self-defense capabilities, it will be the period of time that we need support from US or from other like-minded countries in providing the necessary defense weapons or to engage in security cooperation or to engage in series of discussions on how Taiwan can be better prepared for a military scenario. So yun po ang situation natin, mga kababayan. So same with Taiwan, although yung sitwasyon nila, iba naman kasi sila, renegade province yung trato ng China. And that's the reason why we have our One China policy. Until today, we recognize that. But because of the situation dito po sa West Philippines,
and the proximity ng possible conflict. Mga kababayan, kailangan ready po tayo dito sa ating bansa. Sabi nga ng ating Pangulo, siguradong madadamay po tayo kasi anya of the proximity. So we just hope na sana wag nang mag-away, di ba? Yung mundo natin, iisa man lang po ito. At yung mga resources dito sa ating mundo, pag-usapan na lang po na pakinabangan ng bawat isa. Huwag ganid. Di ba? So, anyway, baka lang gusto ninyo mga kababayan, itry po ito. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapayad po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Pinapayad sa mukha, twice a day. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo po itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.